dito na naman po ulit ako sinishare ko sa inyo yung aking personal experience sa aking COVID. Andito na naman po ulit ako, sinashare ko po sa inyo yung aking personal experience sa aking COVID journey. Nasa pangwalong day na po ako ng pag-share sa inyo. Bale, may na-skip po akong I think dalawa yata kasi hindi ko po maano yung mag-edit. Napa-edit ko na lang po sa aking anak. Yun nga po ang aking daily routine sa aking COVID-19 journey. Sa umaga po, yun po yung kapag 4:30 na, proposed po ako dyan sa likod, kami ng aking asawa, para mag-warm up, mag-exercise po, lumalanghap ng sariwang hangin. Pero bago po yun, syempre kailangan pag-gising po, simple prayer po sa umaga. Then after doon, proposed po kami sa likod. After doon, hanggang ano po ako dyan, 4:30 hanggang 6:30 hanggang lalabas po si Haring Araw. Yan, para magpainit, magpaaraw po. And then, after po doon, breakfast na po. Yan, titimplaan na po ako ng asawa ko ng gatas, tsaka bread. After po noon, maliligo na ako ng mga dahon-dahon. Mga anong dahon-dahon dyan na pinaghalo-halo ng aking asawa. Kasi pag po siya maglaga ng mga paligo namin. And so, bali kaming tatlo kasi naka-quarantine. And then, after maligo, ayan, merienda po. And then, after merienda, break-break ng konti. And then, lunchtime po. Lunchtime and then break na naman po sa hapon. So ganun lang po yung daily routine ko. And then mga 5 o'clock na, malanghap po ulit ako ng sariwang hangin dyan sa likod. Libre hangin po kasi masarap yung hangin dyan sa likod dyan sa bukid. And then yung vitamins ko po pala, yung vitamins ko is twice a day po iniinom ko. Yung consist po vitamin po is twice a day yun sa umaga tsaka sa gabi. And then nagpadagdag po ako ng vitamin na ferrous kasi mababa po yung aking dugo. Nagre-range lang po yung aking dugo ng 80 over 60. Hindi po ako nakakatulog kasi sa gabi. Minsan po yun yung na-skip ko noon na hindi ako nakatulog sa gabi. Ang hina na naman po ako hindi ako nakatulog eh. Tsaka yung last na vitamin ko, yung ferrous, bale, nangati po ako dito. Ewan ko ba kung galing doon o nagka-allergy po ako. Allergy po ako sa leeg ko. Buo po dito, ang pula-pula. Para siyang, parang naano ng uod. Ilang araw na, makati pa rin. Hanggang ngayon, makati pa rin. Hindi ko alam kung yun po ang cause na yung vitamin na nainom ko. Marami pong side effects sa akin ng COVID na to kasi laki po ng ipinayat ko. Sabi nga ng asawa ko eh. Para daw 65 years old na ako. So yung appetite ko naman kasi talaga pinipilit kong kumain kahit ayoko. Pinipilit ko pa rin kasi yun po ang nagsisilbing lakas ko. Kaya mga mamis, kung kayo po yung na-diagnose ng COVID-19, kailangan complete vitamin ito, complete mag-rest, and more tubig at saka prutas po. Thankful po ako kasi magaling pong mag-alaga yung asawa ko. Kahit na medyo minsan, napapagod din siya. Naawa din ako dahil kasi yung kasama namin hindi pumasok ng 5 araw din. Kasi nga, medyo tinamaan din, nagkasakit din siya. So kami lang dito sa bahay talaga.
So, ganun po, mga mamis. Kapag kayo po ay na-diagnose na nakikita nyo naman na kaya nyo, kahit hindi na po kayo magpa-hospital, pwede po mag-home quarantine na lang kayo. Basta, no sharing of kitchen utensils. Yan. Kasi ako nakabukod po yung mga ano ko, yung mga ginagamit ko, mga disposable yung aking mga pinggan tsaka kutsara, yung mga baso ko, nilagyan po ng asawa ko ng mark para ako lang talaga gagamit doon. And then, ini-sterilize po niya. And then, sa higaan din po, nawalay kami. Sa gabi ako po sa kwarto. Yung hiwalay kami, may social distancing din. Pati sa pagkain, hiwalay din po yung table ko. Ganun po ang ano, kapag nagko-quarantine kayo. Since tatlo lang naman po kami dito sa bahay, so, okay lang po yun. And then, papasalamat po ako sa lahat ng mga nagkasala sa akin. Na-survive ko po ang journey ko na ito. Napakahirap po na may COVID kasi na limitado talaga ang kilos. Limitado sa bisita. Ngayon, di pwede pong bisita. Nagkakumustahan na lang po sa mga dasal ng aking mga sister-in-laws na talagang araw-araw yan, minuminuto yan, nangungumusta sila. Walang araw na hindi sila nangungusta. Kaya malakas po yung loob ko dahil po sa napaka-supportive po nila. Sa aking boss din, sa office, si Ma'am Rochelle de la Peña po. Siya rin po napaka-supportive po niya. Araw-araw din po yun ang kumusta. Sila ni Nang Telma, mga yan, ang kumusta po palagi. Si Kagawad Estacio, Katrina Estacio, si Kagawad Ulitang mo, nakukumusta rin po sila. At salamat po. At salamat po sa kanila na kinukumusta din po nila ang kanilang constituents. Kay Mami Sel Mendoza, kay Auntie Aung, yan, maraming salamat sa kanila. Yung mga co-workers ko, yung namamasyal, pinasyal ako nila nung di pa ako na-diagnose na COVID. Kay Raquel at saka kay Jackie. Maraming salamat sa kanila. Yung mga nag-sponsor po ng merienda, maraming salamat. Yung ni-request ko pong ice cream kay Mama. Salamat kay Mama Old. Binigyan niya ako kahit alam niya yung maibo ko. Nagbigyan niya ang kapritsyo ko. Yan. Kahit alam kong bawal. Tumitim po ako pero konti lang. Yung din ako ng tubig. And then sa aking kapatid na si Bunso. Yan talaga, nag-grocery talaga siya. Maraming salamat sa iyo, Ading, sa pagmamahal nyo. Dahil sa pagmamahal nyo, tumapan talaga ako. Kasi alam ko, adupay ti, kaya't kung may experience ti, panagbiyag. Nga ba, adupay nga talo to. Very lucky ako, alam ko. Kahit na adupay nababalitaan, sa FB, mga kaibigan, kamag-anak na namamatay na dahil po sa COVID. Lumalakas pa rin yung loob ko dahil alam kong andyan po ang Diyos na gumagabay sa akin. Doon alam kong pagsubok lang lahat ng ito. Saplit ako na dahil ito ka nagbibay po. Pumasapol na pagtuunan ng pansin. So, kasi ako masyado akong kuwan, devoted na tao eh. Masyadong nasipag, parang ayaw ko yung nakaupo lang. Ngayon lang nga ito nangyari sa akin, ngayon ganito pa petiks-petiks. Nang dahil po sa COVID, kasi hindi naman pwedeng gawing biro lang ano. Kailangan mo talagang lumabang ka. Kailangan talaga gawin mo yung mga health protocols. Ng mga mamis. Yan. So, sa awa po ng Diyos, matatapos po ang aking quarantine sa 10, sa May 10. Kung wala na po akong nararamdaman, hindi na po siguro ako mag-extend. Kasi sabi po ng nurse namin,
kung may mararamdaman ka pa, pwede natin siya i-extend ng 7 days. Pero okay na po. Kaya ko na ito siguro. Basta hindi muna ako sa mga heavy na trabaho. Light lang muna. So, yun mga mamis. Dahil sa COVID, marami po akong na-realize at ma-share din sa inyo. Sana po magsilbing lesson po sa inyo na huwag natin ipag walang bahala kung ang pinag-uusapan ay health. Kung ano ang mga ipinatutupad, kailangan po natin sundin. Hindi ko alam kung mag-take pa ako ng second dose ko ng vacuna or hindi ko po alam, hindi ko po masasabi, hindi ko po matutupad yun. Sana po magiging okay na ako sa mga susunod na araw. Nasunod ko naman lahat ng health protocols. So sana magiging okay na po ako. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor, sa mga tumulong sa aming batch na si Simonet Porto. Hindi po kami personal na magkakilala, pero nagpadala rin po siya ng pa-lunch. Maraming salamat sa iyo, batch, sa iyong napakagandang puso. Sa mga nagbibili ng merienda, kaila TSP, kaila Jacqueline, kaila Auntie Bina. Sa lahat po ng mga nag-sponsor ng mga food, maraming salamat po sa inyo. Sa mga prayers nyo, subscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe na rin po ang mga mamis. Maraming salamat po.